Day 1. Okay. So, today is the first day na nagsabi ako sa boss ko na I will not gonna continue my contract. Basically, they spoke to me a week ago. Sabi nila, if I would like to continue my contract, if I would like to stay on for maybe 2 more years. And then, the sad thing is, walang salary increment, which is quite unusual. Kasi every contract renewal, basically, dapat may salary increment, right? Para lang ma-fight yung inflation, but then don't have. And I've been working here for like 2.5 years. Tapos, if I sign another contract, that would be another 2 years. So, in total, that would be 5 years without salary increment. Tapos, nireduce pa na lang leave ko from 40 days to 14 days. But, I am also happy kasi maybe it's, it's really time to pursue things that I want to do in life, right? Maybe ito na yung clue or, maybe a sign or a hint na I have to say no, I have to stop living in my comfort zone and really go out. So anyways, so I'm excited and I will film my journey in this project of pursuing your passion, and then I'll keep you all guys updated. Hola everyone, I'm finally back in Manila, so I'm just waiting for my Grab. And I'm excited to go home. Actually, it's just kind of mixed emotion. So I don't know. So let's see. Okay, see you later. Good luck today. I miss you. I will miss you. Bye. Bye. This is gonna be my bus. Naku na luwag. Oh my god. This is it. This is it. I'm going to my bus. I'm on my way to La Union. Nandito ako currently sa Pangasinan and I'll reach La Union about an hour or 2 hours, I think. So yeah, I'm excited and a little bit scared, but amen. I feel so alive that finally it's happening, and I'm praying na God will prepare the harvest. And I'm here! And my beshi is here! Dada! We're gonna go for dinner for a while and then we'll update you again. Update! Ayun, aking driver for tonight. No, aking driver for 6 months. Good morning! So, we're on the way to the church. Nag-farm visit kami kanina. O, diba? Yun yung first na ginawa namin. Kumapitan, ganyan. Tapos, nag-visit sa farm. Ayun, so we're on our way to church. Sobrang ganda ng view. Grabe, nakaka-fresh ng utak. Alam mo yun? Na sobrang ganda din ang mapag-video. Kasi mesmerizing talaga siya. So, ayan. So, this is my first day with my beshi. Naisip ko lang kagabi. Habang papunta ako ng La Union, on the way ako from Manila. Naisip ko na actually I'm very blessed kasi before ako nagpunta rito napakadami kong kinukonsider, like finances, spirituality ko, whether am I ready or whether am I be of help dito sa La Union. Sobrang dami kong winoworry. Pero alam mo, nung nandito yung on the way ako, nakakatuwa kasi naisip ko parang napaka-blessed ko na binigyan ako ni God ng desire na ganito. And napaka-blessed ko na God allowed me to afford na mag-resign, na pumunta ng La Union. Kasi not everyone can do this eh. Kasi, di ba, alam mo yun, yung iba maraming responsibility sa bahay, na pamilya, especially mga marriage, may mga anak, alam mo yun. So parang ako, I feel blessed lang na single ako, na wala akong masyadong i-give up. Ang i-give up ko lang naman, ano ba naman yung 6 months ng career, di ba? Eh, saka ano ba naman yung career ko din? Hindi naman din okay yung career ko. Hindi naman, that's not something that I'm so passionate about. So, kayang-kaya siyang i-give up. Yun nga lang talaga kasi yung amount ng salary, medyo nakakahinayang talaga ng bonggang-bongga. Aray ko, friend. Anyari. So, I was saying na madaling i-give up yung career ko. For me, yun nga lang, yung salary, sobrang dream salary ko kasi yun eh. Nag-pray ko yun ng matagal na matagal. Na sana agad magkaroon ako ng gantong figure na salary, alam yun.
na nung natupad, parang shocks ngayon, i-give up ko na, kabibigay lang ni God. Pero, syempre, naisip ko rin, nabigay nga lang din ni God yan eh. Alam mo yon. So, He can take it away anytime. Yeah. And I'm happy na finally na I have decided na finally I'm here. Actually, di ko ma-feel to na ginagawa ko na until na sa bus na ako going here. So excited lang na sana, alam mo yon, maging okay. Lagi ko nga prayer na i-ready ni God yung harvest dito sa ano, sa La Union. And parang theme ko ngayon sa buhay is YOLO. Parang alam mo yon, you only lived once. Kasi totoo talaga, no? May isa ka lang buhay. So may isa ka lang yung timeline mo, parang kapag hindi mo ginawa yung mga bagay na gusto mong gawin, tapos tumanda ka, okay, nag-asawa ka na, tapos na-disable ka pa, alam mo yun, hindi ka na, wala ka ng chance gawin yun, parang sayang. Oh, disable, eh, no? Parang sayang, di ba? Kunyari, ako gusto kong mag-skydive, sobrang takot ko, pero gustong-gusto ko, hindi ko ginawa. Tapos wala na, 50 years old na ako, 70 years old na ako, hindi na ako makapag-skydive. Alam mo yun, sayang yung pagkakataon. So, do everything that you wanna do now. And I believe naman na God will bless this journey kasi pleasing naman sa Kanya yun. Saka whether may result o don't have, I'm sure naman na character-wise mag-grow din ako.